dito is salmon tureen. Tureen kasi lalagyan yan eh. No? It's a French term na marami mga ginagawa sa mga tureen. Meron mga pate on croute. Yes. Pate, mga pang form yan eh. So, pwede kang gumamit ng karne, pwede kang gumamit ng vegetables, pwede kang gumamit ng seafood. Now, or fish. In this case, ang gagawin natin is salmon tureen. Salmon. Salmon, okay. Now, silent L, mga kaibigan, salmon. Mga kapatid. Salmon. No, wow, salmon. Pag Tagalog, salmon. Pero pag English, salmon. Salmon. Yeah. Salmon. Okay. Ito ingredients. Si Christopher magluluto nito. Gawag pe-prepare nito. Ito ingredients ng atin. Salmon tureen. Dalawang klaseng salmon ang gagamitin natin dito. Ang smoked salmon at ang fresh salmon steak. Kailangan rin natin ng cottage cheese, mayonnaise, dill leaves, lemon juice, salt and pepper, and flavored gelatin, at tubig. O, start natin, ano? Sige. Ito yung ating salmon. Meron tayong salmon na luto na. Mm. So, paano yung pagluto natin yan? Eh, pwede mo i-prito lang ito. Eh. Mabilis pan-fry. Pan-fry. Or i-bake. Pwede bake, pero pan-fry, mabilis lang. So, gagawin natin, Chris, itanggalin mo yung balat at si mash mo rito. Mm. Okay. Ang mga Pinoy mahilig sa salmon na ngayon eh, no? Ano, Christopher, nahalata ko, 'di ba? Nag-ano na rin sila eh. Nagte-testing na ng Ang galing oh, ayan oh. Alam mo, kaya. Kaya. Alam mo, hindi kailangan salmon gamitin mo, pwede kang gumamit ng white fish, smoked tanggingi, pwede gingge. Kang gumamit ng bangus? Tinapang bangus. Tinapa. Yeah. Yung ano na, para may lasa. Para may lasa na. Huwag lang yung mga white fish, mga dory, kasi walang lasa. Ako hindi ko masyadong ano. Dory, no? Okay, tapos lagay na natin yung ating cottage cheese. Cottage cheese. Sige, yan. Paano mo nahiligan magluto? Sino nagturo? I mean, sino nag-ano sa'yo? Lumaki po kasi ako sa San Pedro, Laguna. So, yung kinalaki namin pamilya, kailangan yung house chores meron. Ah. So, yun. Na-expose ka? Opo. Okay. Tapos, so next, ayun po. Tas, tuloy-tuloy na? Tapos nauna po ako, tapos nag-OFW po ako. Ah, talaga? Saan? Sa Monaco po. Nagluto po ako. Parle France? Oui, ang puti. Puti na mo, meron na ako. Meron na akong panlaban sa French mo. Sana, minsan kasi pag fina-French mo ako, hindi ko alam kung totoo yun eh. O binubola mo lang ako eh. Bakit ito naman bumula? French, madali kang kausapin ng French kasi hindi ka nakakaintindi eh. Kasi ano sabihin ko sa'yo? Para sa ako. Salt, pepper. Kaya nga si Christopher na ngayon magsasabi kung tama yung sinasabi mo. Tapos aluin mo na lang. Ano? Ayan. So mga ilang years ka na nagluluto, Christopher? Nag-start po ako nung siguro mga 8 years old. 8 years old ka pala. Pero sa bahay-bahay. Kasi lola ko rin po nag mahilig. Okay, so aluin mo lang mabuti hanggang maging isang kulay siya. Ngayon, punta naman natin itong ano natin. Itong lalagyanan natin. Tereen natin. Lagyan mo ng ano, parchment paper. Parchment or ito? Sorry. This is plastic wrap. Wrap, Saran wrap. O ikaw na, kasi mas I'm sure expert ka dyan. Ganto? Yeah. Ilalayan natin. Ilalain ganyan, pag ganyan, yeah. Sandy. Okay. Si Christopher ang pinagagawa ko. Okay. Tinutulungan ko lang siya. Opo. Tinan mo? Oo. Lagay mo yung kamay mo rito. Okay, there you go. Ayan. There. Why is it important to put the saran wrap? Para mas madali itanggal sa lalagyan. Ang gagawin natin next, Chris. Ito na. So, na-line na natin. I-line mo siya. Ng smoked salmon. Smoked salmon. Yeah. Ubusin niya to o isang pack lang muna? Tingnan lang natin. Alam mo, marunong to. Kasi pag terina, no, di ba? Usually, yung terina yan, pang ano yan eh, pag nag-e-entertain ka. Appetizer. Appetizer. Tapos with crackers, di ba? Ayan. Ilalaylay. Maglalaylay. Yan, ha. Para tong meatloaf, no? Para yung bacon sa meatloaf, yeah. Di ba? Tapos, lo, di ba? Stop it! Okay. Ngayon, alam mo, as you practice this, mas magiging, you know, magiging neat and everything. Pero ito, okay na yan. Oh, kasi hindi naman niya diba? Makikita, eh. Di ba? Ano na lang yan, pag makover na siya. Yeah, ilagay lang natin sa side para mailagay natin yung ano. Ngayon, itong gagawin ko naman, ano, Patpi? Mm. Itong ating gelatin at saka tubig, haluin ko to, okay? Ah! Ngayon, kasi pag ang hinalo mo rito, mainit na tubig dun sa gelatin,
magbubuo-buyan eh. Okay, so dapat tap water lang. Tap water muna. Muna. Tapos i-dilute natin. Okay. Pagka na-dilute na yan, saka natin ilalagay sa microwave. Para uminit. Para ma-dissolve completely. Yes. Ah, yun pala yung style. So, wag tayo mag-shortcut. So, pag mag-dissolve tayo ng gelatin, yan yung flavorless, colorless, di ba, Sandy? You have to use the flavorless, colorless gelatin. Wag yung raspberry flavor. Medyo talo ka nung boss. Ayan, nagawa na ni Christopher. Okay. Galing, galing, Chris. Galing. Okay, yes. Sige, Christopher. I-microwave mo sandali lang. Okay po. Actually, pwede na to eh. Initin mo sandali. Mga 30 seconds lang. Oh, wait, 30 seconds? Parang masyadong matagal. Oh, sige, 42. Okay. Try natin mga 10. Ayan. O sige, habang iniinit natin yan. Ang gagawin natin dito is this, no? Ayan. So, ilalagay natin yung ating gelatin dito. Halo. Mm. Tapos ilagay natin sa loob. Ah, para maging mold. Tapos isasarado natin siya kasi. Ah, boom. Tapos yun na yun. Fridge. Ayos na yun. Mm, okay. Oh. Diba? Natingin mo? Ang galing ah. Okay ba? Ayan. Tingin mo, nagtira pa ng 4 seconds. Sige. Tingin mo rito, Batpi. Ayan, ipopour ko na itong ating gelatin. Ayan, haluin mo ngayon. Okay, Christopher. Gumagawa ka ba nito, Terine, pag nagka-cater ka? Hindi pa first hindi time. Pa. Hindi ba? Baka pag nagustuhan mo ito, eh, bago, pwede mo nang i-offer sa iyong mga clients. Ikaw ba sa catering mo, ikaw talaga nagluluto o bisorang dating ka? Sorry, bisorang dating mo. Bisor yan. Alam mo, ang catering kasi sa umpisa, kaya ikaw gagawa lahat eh. Kaya pag medyo chak-chetful ka na. Musu-musu ka na lang. Diba? Bisor, nakaganong ka lang, nakapamaywang. Yeah. O, dagdagan nyo pa yan. Ganyan ka ba, Christopher? Sa totoo siya, parang guilty siya. Ha? Guilty? Okay. Ayan. Walang lusot. Walang lusot. Si Bisor. Napaka-poging Bisor naman to. Kung ako ay kanyang assistant, okay lang. Sir, ano pang gusto ninyong gawin ko? Grabe ito si Patty, no? Ah, pare, pasensya ka na sa pizza ko. Hindi ganyan ang pamilya namin, ha? Yes, sir. Okay, ito ilagay na natin ito sa refrigerator para mag-firm up lang siya. Sarap. So no cooking na halos ito. Aha, wala. Kasi yung cooking lang is just the salmon when you grilled it. That's it. That's it. Oh, okay. Eh, sana tumigas. Oo. So lalagay na natin ito sa rin. Okay na yan. Okay po. That's it. Yan ako ang salmon. Hintayin natin ito, manigas! Pakita natin yung finished product natin in a while. Ito ng ating salmon terrine reveal. Perfect ito na toka kapag may potluck party dahil hindi kailangan initin. Perfect rin itong pamflex sa social media. Kaya punta na kayo sa aming official Instagram at TikTok accounts para makuha ang recipe na ito. Tada! Ito yung ating salmon terrine. Ang ganda, oh! Chef, hindi nga po makapaniwala na akong gupo. Oo, ang ganda! Ganda. At saka, very impressive ito pag may party ka, di ba? Isa-slice mo lang siya. Tapos, sino yung mga crackers natin? Hindi, kanina, nung inaayos mo yung salmon sa ilalim, sabi ko, hindi, or malinis yung neat yung paggagawa. Pero may pagkalumabas na artistic ng konti. Yung colors, diba? Nagsama-sama siya. Ganda, ang ganda. At ano nga to eh, sabi nga natin, dapat served cold rin ito, di ba? Hinintay natin, chilled, linagay natin sa refrigerator para tumigas. Tapos, pag matigas na, isa-slice natin yan. Tapos, ganyan ang serving. Actually, ate, muli ang mag-set yung gelatin eh, di ba? Pag nag-set yung gelatin, parang appetizer ito. Tapos meron kang melba toast on the side, yes, para bago yung crackers. Main event, di ba? Yes.